Magandang araw, kaibigan. May i-rewind po tayo ngayon, isang washing machine motor. Aluminum po yung ano niya, yung coil niya. Umusok po kasi ito kasi nabasa. Mapapansin niyo po yung coil slot niya, merong malaki at merong mga maliliit. Original winding pa niya po ito. Gagayahin natin. Ngayon, pansin ko doon sa running coil, bali dalawang coil pong klase niyan. Isang malaking round tsaka isang maliit sa running. Kung ano po yung paglalagay ang coil positioning sa mga electric pan, ganun din po dito, parehas din. Clockwise, counterclockwise, clockwise, counterclockwise. Ganun din po sa starting. Ang napansin ko po dito, dun sa coil slot na malalaki, nakapasok din po yung pangalan to, tong coil na maliit ng running. Ipapatong din po dyan yung coil ng starting na maliit. Magkapatong po sila doon sa malalaking slot ng coil. Nung binilang ko po yung number of strand ng running at saka ng starting ay parehas lang. Ang number po ng wire na to ay 25 base dito sa wire gauge ko. Wala po tayong 25. Ang gagamitin ko po ay number 26. Try po natin i-rewind. Kalasin ko lang po muna ito. Yan po, nalinis na natin yung bakal. Ginamitan ko po ng grinder. Ngayon, kung mapapansin nyo po dun sa slot, meron pong mga malalaki na butas. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina na may dobling coil na ilalagay dyan. Gumawa na rin po ako ng coil pattern. Ito po yung malaki at ito rin po yung maliit. Parehas lang po sila ng size ng running at ng starting. Ito po yung original na coil niya. Sa running, bali dalawa po sa first coil, dalawang coil po siya. Ang location po ng paglalagyan ng coil sa slot na to, mag-i-start po tayo patayo. Patayo po ang start. Ang una pong isasalpak yung pong maliit. Doon po siya nakalagay sa malalaking butas na slot. Dito po. Tsaka dito. Yung dalawa na po na yan, yung malalaki. Yung pong maliit na coil ng running, yung po yung una nating ilalagay. Yan, ganyan po siya. At yung malaki naman po, katabi ng malalaki. First coil pa lang po ng running yan. Dalawang coil, isang malaki, isang maliit. Ito pong sukat na to, nakuha ko po mismo dito sa laki ng mga coil na to. Kumutol lang po ako ng panukat kaya nakuha natin yung tamang laki. Yan po siya. Yan po ang position ng running coil. The next na running coil naman po, dito naman sa side na to. Itong side na to. At yung susunod, dito naman po, itong dalawa na to. Tsaka to. At yung susunod, dito po. Tsaka to. Ngayon, ang position naman po ng starting coil. 24 slots po kasi itong ano natin, itong core. Ang position po ng starting coil,
yung maliit po na coil ng starting dito po sa malaki. Pag nailagay nyo na po lahat yung running, may laman na po yung malaki na yan. Papatungan nyo po ngayon ng starting. Ayan po siya. At yung isa, yung malaking coil, katabi ng malaki. Paikot din po yan. Paikot din po. Gumawa na po tayo ng coil para dun sa running ng washing machine motor. Baliwalo po yan lahat. Sa running coil, walo po. Isang malaki, maliit, malaki, maliit, malaki, maliit, malaki, tsaka maliit. Ang bilang po ng malaking coil ay 150 turns. At yung maliit ay 95 turns. Ngayon, ginamit ko pong gauge ng wire dito ay number 26. Yung pong aluminum ay number 25. Ginawa ko lang din po itong molde na to dahil medyo may kamahalan yung molde ng ano ng pang 8 coil. Plywood lang po yan. Natapos na po natin yung running coil. Next naman po na gagawin natin coil ay yung starting. Hindi po kayo malilito dyan dahil parehas lang din po ng bilang. Kung ilang bilang, ilang turns po yung running, ganun din po yung starting. Kung 150 po yung malaking coil, yung maliit na coil 95 din po, kaya hindi kayo malilito kapag pag-rewind kayo ng washing machine motor. Starting coil na po tayo. Natapos na po natin yung coil ng running at yung coil ng starting. Mag-i-start po ang insertion niya ay dito sa slot na to. Sa malaki muna, malaking coil muna ang isalpak natin dito sa slot na to at saka dito sa kabilang to, itong dalawa na to at yung maliit dito po sa malaking slot. Simulan na po natin ang lagay po nyan ay clockwise, ang kasunod counterclockwise, parang kagaya rin po sa electric pan. Insert na po natin. Naikabit na po natin yung first coil ng running. Kung mapapansin nyo po yun sa maliit na coil, malaki pa yung space. Yan po yung sinasabi ko kanina na lalagyan natin ulit ng isang coil na maliit para galing sa starting. Tapusin po muna natin itong running coil para makita natin mamaya, pakita ko sa inyo mamaya kung paano siya gagawin. Ang first position po ng first coil ay clockwise po ang first position. Ang next position naman po counterclockwise. Yan, susunod na coil naman po yung pangalawa ay dito sa slot na to siya ilalagay yung malaking coil. Dito at saka dito. At maliit na coil dito naman po sa malaking slot. Ang position po ng coil na to ay counterclockwise kasi nauna na po natin ay clockwise. Susunod ay counterclockwise. Pa ganyan po ang ikot. Naikabit na po natin yung second coil. Yung sunod naman po third coil. Doon din po sa position na yun, dito at saka dito po yung malaki, yung maliit dito naman po sa malaking slot hanggang po sa pang-apat. Ganun pa rin po yan, dito at saka dito. Yung kasunod, yung third coil po clockwise naman ang position niya dito sa corner to. At yung huli counterclockwise naman po.
Yan po, naikabit na po natin lahat ng running coil. Ang next naman po na gagawin natin ay yung starting coil naman, ang insert. Ito po yung start wire ng running coil, at ito po yung end wire ng running coil. Ngayon, ang position po ng starting coil natin ay dito siya magsisimula. Itong slot na to, at dito yung malaking coil, dito po sila lagay. At yung maliit, isasama po natin dito sa maliit na coil ng running, yung starting, papatong po natin dyan. Kaya kailangan po natin i-insulate yung pagitan ng dalawa na yan. Naikabit na po natin yung coil na malaki ng starting. Ito po yun. Yung pong maliit na coil, diyan po natin siya ilalagay sa slot na yan. At yung sa doon sa kabila na yun, yan po yung maliit na coil ng starting. Yung malaki po, ito na. Lahat po ng process sa pag-insert ng mga coil na yan, clockwise, counterclockwise, clockwise, counterclockwise, yun po yung setup niya. Insert po natin. Yan, natapos na po natin yung pag-insert ng coil dito sa core mismo. Ito po yung start wire ng running. Yung running po yun nasa labas. At ito po yung end wire nung running. Sa starting coil naman po, ito na po siya. Ito po yung start ng starting coil, at ito yung end ng starting coil. Yan na po. Iaayos na lang po natin yan para po maging fit doon sa mismong kaha niya.
itatali po muna natin para maging fit siyang maayos. Tsaka ulit natin siya papaluin. Itali na po, kabilang side naman. Kaya tapos na po natin na matalian yung motor bagong rewind. Ngayon connection naman po tayo. Ulitin ko lang po ulit yung doon sa insertion ng mga coil dito sa core na to. Parehas din po ng paglalagay ng coil sa mga electric fan. Kung ano po yung position nung sa electric fan, ganun din po yung position ito sa pag i-insert ng pag-i-insert ng coil dito sa core na to. 24 slot po ito, 24 slot. Ng ano lang po ang pinagkaiba lang nila sa electric fan dito po sa connection ng mga wire end. Umpisa na po natin yung sa connection. Check po muna natin yung running coil kung okay ba. Ang wire lead po ng running coil ay itong dalawa na to. Check natin kung may resistance ba sila. Po 52 ohms yung sa running coil. Pag dito sa iba, wala pong connection dapat yan. Wala po. At itong starting coil naman ay 54 ohms din. Parehas po sila nung running. 52 pala itong isa. Tapos ito po 54. 2 ohms ang difference. Parehas po ng number of turns nung running at starting. Ngayon sa connection po ng mga wire end na to, ang pagkasamahin nyo po para dun sa common wire ay yung end ng starting at yung start ng running. Yun po yung magiging common. Yun po yung pagkasamahin nyo. Ito po itong dalawa na to. Ngayon itatap na po natin siya. Kukunin po natin yung resistance.
ang common po natin ay ito, itong dalawang pinagsama na to, iyan po ay magiging common. Ang 52 ohms at yung isa ay 54 ohms. Ito po yung sa capacitor, ito na dalawang na iwan. Ito po yung sa end ng running at yung start ng starting. Ito po yung sa capacitor. Itatap po dito yung capacitor, mapunta po dun sa selector switch ng watch timer para po magpapalitan sila ng ikot, baliktaran. Ang gagamit din po tayo ng thermal fuse. Ito po yung na retrieve pa natin dun sa dating winding nito. Ayos pa naman, chineck ko, kaya ibabalik po natin siya doon sa bagong rewind natin. Ayan, okay pa po siya. Ang gagamitin po natin capacitor dito sa ni-rewind natin ay 10 microfarad para po dun sa starting niya. 10 microfarad po ang gagamitin natin. Ayan, bakit po kayo, nagtataka po kayo bakit po number 26 yung ginamit ko na wire dito. Samantalang yung sa original niya ay number 25. Ang pinagkaiba po kasi nila, si dating rewind po niya ay aluminum. Alam naman po natin na kapag ang aluminum ay mahina sa initan. Kaya ginamit ko po ngayon ay copper. Hindi naman po ko nagkakalayo sa gauge ng wire dahil isang baitang lang yung diferensya nila. Number 25 yung rig at yung ginamit ko na wire ay number 26. Mas mataas po ang, kung sa strength po ang pag-uusapan, mas mataas ang strength ng copper wire versus sa aluminum wire. Yun po, connection na po tayo. Yung po dalawang end wire na pinagsama natin, yung para sa common, doon po natin itatap yung isang pin ng thermal fuse. At yung isang linya ng thermal fuse, itatap naman po natin dito sa red na wire lead. Para pag nagkaroon siya ng problema, mapuputol kagad yun sa connection ng common. Yung dalawang natitirang wire end, yan naman po yun sa capacitor. Dito po yung nagpapalitan ng andarang motor. Basta po yung kulay red, yan po yung common. Parang di tayo malito, kaya ano na ginawa ko, red na yung nilagay ko. Thank you.
Yan po, okay na. Okay na po, naikabit na natin yung wire lead. Ando doon na rin po yung thermal fuse na itali na natin. Ngayon na i-testing po natin isalpak mismo dito sa casing niya para makita natin kung gumagana ba talaga yung nirewind natin. Yan, naikabit na po natin. Power up na lang natin. Kuha lang tayong capacitor. Ito po yung gagamitin natin na capacitor, 10 microfarad, 450 volts AC. Ngayon, ang connection nga po, yung green at saka yellow, yan po yung itatap natin mismo dito sa capacitor, dalawang terminal ng capacitor. At yung red, yun naman po yung common, direct sa supply. Lagyan natin ng tanda yung shop ng motor para makikita kung umiikot ba o hindi. Saksak na natin.
Check natin kung gumagana. Hawakan na at baka pumiglas. Yan po yung counterclockwise. Ito naman yung clockwise. Kakalasin po ulit natin yan para maibabad sa barnis dahil hindi natin masabi nung ini-insert natin yung coil doon sa core, baka nasugatan yung mismong magnetic wire. Sana po may natutunan kayo dyan sa tutorial na yan kung paano i-rewind ang washing machine motor. Maraming salamat po sa panonood. Susunod po ulit ng mga video natin.